Nag-start na po ba siya? Oo. Sige, start na. Oh, nag-start na kasi pag pininish ko, nag-finish na din. Okay na po. May mga views pa. isang magandang araw ng Sabat. Happy Sabat. Happy Sabat. Happy Sabat. Bali, ngayon po, ako po ay nandito ngayon sa Singapore. With the purpose na makapag-travel at na ang tunay na purpose pala ay hangarin ng Diyos para sa buhay ko. Para sa buhay natin na spread yung kanyang salita. Kumbaga, hindi ko plano na ako magsalita ngayon, pero ito yung plano kasi ng Diyos eh. Ito yung plano niya. Kaya kung ano yung plano niya, talagang hindi natin makikita na yun pala. Kumbaga, hindi ko naman gusto na ito pagod. Pero yung mula nung dumating ako ng 28 and then 21 na po yun, gusto ko naman talaga makapag-church pa rin. Kaya nung nag-walking po ako noon, nandito ako yung Seventh-day Adventist. Ako po ay born again Christian sa Philippines. Ang church po namin ay Living Testimony or Square Gospel Church. Pero syempre, bilang isang mananampalataya, hindi mo naman kailangan mamili ng lugar o ano. Kahit saan po kasi pwede tayong manambahan. Hindi natin kailangan pilihin na. Basta alam natin, ang ating Panginoon ay si Jesus, ang ating tagapagligtas, meron tayong Diyos ang ating Diyos sama. Espiritu Santo. So, isa-share ko po yung buhay ko na nito. Ang pinakamatinding pagsubok sa aking buhay noong April 17 na matay ko yung aking kapatid, ang aking dati. Pero, praise God pa rin. Masakit, pero kung bigla mo siya, wala tayong pa. Noong April 24, yung aking tsahin na matay ko, yung pinakamamahal namin tsahin na para kong nanay at lola. And then, ang pinakamabigat ko, yung aking kabiyak. So, 20 days after mamatay ng aking ate, namatay po ang aking asawa. Apat na taon yung bunsong anak namin, yung panganay po namin ay 14 years old. Sobrang sakit. Walang kasing sakit na sa isang gabiak na inaasahan ng mga kasama mo hanggang pagtanda. Hindi naman pala ganoon. Pero sabi ko, patuloy ko pa rin kukulihin ng Diyos. Siya pa rin yung maghahari sa akin. Ang sabi ko, let the test be a testimony. Na kumbaga, siguro ito na yung step na pinakamalaki kasi gusto ko siyang maihayag hindi lang sa group katulad natin. Kumbaga sana yung opportunity na na-elight ko siya ngayon na makipakita kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. At kung paano niya tayong iniibig. Share ko po yung pinaka paborito ko ngayon. Paborito ko na talaga may isang buhay yung Jeremiah 29 chapter 11. Ito po yun. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Yung sa plano ng Diyos, kumbaga, kahit ano kasing gawin natin plano sa ating buhay, kahit sabihin na matagaling natin magplano, maayos tayo magplano o yung pinag-aralan pa natin, pero kung hindi pa itinuruan ng Diyos ang isang bagay, hindi natin siya magagampanan eh. Kahit sabihin, eto na, ito na, aalis na tayo ngayon. Eto na, may ticket na, may ganito na. May pagkain na. Pero isang click lang, pwedeng, alimbawa, pwedeng okay na lahat, pwedeng lumindol, o big bagyo. So, Diyos pa rin ang maghahari sa buhay natin kung wala tayong magagawa. Kahit sabihin, okay na ba't ganun? Ang ganda na ang plano, pero bakit wala? Kasi sa buhay ko nito, ganun eh. Nag-aaral ko ako noon, maayos naman. Scholar po ako sa PUP. And then, 1999, nakilala ko si God. Nakilala ko yung tunay na Diyos, pero gusto kong sundin yung mga nais niyang gawin. Pero, sinunod ko
ng literal na hindi ko inisip na dapat pala. Kung ano yung ginagawa ko, nag-aaral ako, susundin ko yung gusto niya, pero pag-aaralan ko pa rin, ito rin ko pa rin yung pag-aaral. Hindi yung susundin ko agad ng literal na israin mo agad yung goals niya. Hindi pa na gano'n dahil bata pa ako, hindi ko pa masyado maisip kung ano dapat gawin. Sinunod ko siyang literal. So yung pag-aaral, iniiwan ko. Na na-depress din ako ng time na yun. Kung tutuusin, napakababaw pang depression, pero talagang na-depress ako. Kumpara naman ngayon na sobrang tindi dahil kilalang-kilala ko na siya at nag-mature na ako as Christian. Mas napanghawakan ko na dahil iba pala pagka naisa pang buhay mo na ang buhay niya binigay sa'yo ng Diyos. Kumbaga pagka naisa sa pamuhay mo na siya, hindi ka na kayang tinali ng lahat ng problema. Yes. Hindi ka na kagad kayang iliko na kahit na sino ang mga pwersa. Dahil si Diyos na Diyos na nag-guide. Amen po. Amen. Yun po. Kaya sabi ko, yung oras na ito na ibinigay, isang papuri sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus na nagpapasalamat ako. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ito na maihayag yung kapangyarihan niya, yung pag-ibig niya sa buhay ko. Sa buhay natin. Yung paano, yung bawat araw na nagdaan sa buhay ko, napakahirap. Sobrang hirap, kumbaga, ang problema pala. Pag inisip natin, minsan sa buhay natin, may problema tayo sa pera. Piling natin ang problema sa pera, yun yung pinakamabigat. Pero ang pinakamabigat pala, yung problema sa kalusugan. Yung problema sa mahal sa buhay. Yung problema mo kung paano kang mamumuhay sa spiritual. Kumbaga, ang pinaproblema kasi ng marami, kung anong kakainin, anong ulam mamaya. Kumbaga, halimbawa, nasa church minsan, nandun na agad, nasa kusina na habang nasa church. Pero kapag inisip natin, hindi pa rin dapat, dapat isipin natin, ano ba yung gagawin ko ngayong araw na ito na ikapupuri ko sa Panginoon, na ikalulugod ng Panginoon? Ano ba yung dapat na gawin ko sa kapwa na ikalulugod ng Diyos? Kumbaga, ang dapat pa natin problemahin kung paano natin magiging kapuri-puri sa paningin ng Diyos at kung paano magiging kagalakan yung buhay natin para sa langit. Amen. Yun po yung ano, at nagpapasalamat po ako sa Seventh-day Adventist Church sa Singapore na nabigyan ako ng pagkakataon na maihayag yung salita ng Diyos at kung paano ako'y tinawag niya upang maglingkod at ihayag ang kanyang salita sa buong mundo. Maraming salamat po at praise God. Amen. Amen.